Flood control ginawa natin para sa mga paha kagaya ng Undoy. Bago ito, Tito, kausapin nyo yung mga tao. Yung CC2 billion na yun, tulong na lang yun. Kaysa mapunta sa flood project na wala namang sirbi. Hello everyone! Kung bago ka dito sa my channel, please don't forget to like and subscribe! Okay, alright! Anyway guys, papapasok lang ng balitang ito na interview si Pangulong Bongbong Marcos sa Batangas. Mag-react po tayo. Let's go. I need to talk about what's happened here. At nakita naman ninyo kung gaano kalaki ang naging sira sa infrastructure. At yun ang tinitingnan namin, inspeksyon namin. Tapos yung kabuhayan. At marami talaga, ang laki na talaga ng tubig. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus, halos doble ng Undoy. Kaya't yung flood control, ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Bago ito, Tito, kausapin nyo yung mga tao. Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari sa buong buhay nila, sa buong kasaysaya ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. Nagbago talaga ang panahon. Kaya yung climate change na aming pinag-uusapan ay talagang naging nakikita na natin. Hindi na kailangan ipaliwanag dahil unfortunately, nararamdaman na talaga natin na sarili. Oo, hindi natin predict yung mangyayari. Hindi natin alam kung gaano kalakas ang bagyo, kung gaano kataas yung tubig. Pero remember, 62 billion pesos ang project ng flood control. Tapos, anong nangyari? At sinabi pa niya na ang flood control ay para sa mga Undoy lang na mga bagyo, yung mga maliliit lang daw. It doesn't make sense. Kung paghahandaan mo na lang ang isang bagyo, why not to the fullest? Diba? Like, anong klase? Kung ganito lang yung wave, eh dapat, dito na din yung kwan ko. Kung dito lang hanggang 1 meter lang yung wave, also dapat 1 meter lang, at least 1.5 meter lang yung ilagay ko na fence. Anong klase yan? Diba? It doesn't make sense. Kung 1 meter yung wave, dapat at least 10 times yung higher ng fence or something like that. Ganun, 62 billion. Tapos ganun lang, pang Undoy. Anong klase? What the? Let's go. Hindi na natin kailangan basahin pa yung mga report o study ng mga scientifico. Alam na natin kung gaano kabigat ang magiging epekto ng climate change. Kaya, hindi bali, basta tulong lang tayo ng tulong. Sir, wala akong problem, but also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao. Hindi lamang yung budget, kung ano yung science, what's the science? Follow the science. See what's happening. Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyayari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa States, yung mga nangyayari. Ganyan din, doon din sa mga lugar na yun, ngayon lang nangyayari yan. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga another budget, at yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design para...
Another budget, another corrupt na naman. Hay nako, anong klase. So, ibig sabihin, yung 62 billion na ng pera ng tao, napunta lang sa wala. Hay nako, hindi natin gawin ang rason na ganun yung nangyari sa iba, eh, ganito din nangyari sa Pinas. That's a very wrong idea. Anong klase? Di ba? Nakakapanghinayang kasi dapat hindi na lang tayo mag-project kung ganun lang naman. Di ba? Nasasayang. Dapat sa mga, dapat yung 62 billion na yun, itulong na lang yun. Kaysa mapunta sa flood project na wala namang silbi. Or napunta kaya sa flood project or napunta sa ibang bulsa. Di ba? So sad. Let's go. Well, that's always been a problem, but it's not been as severe as it is now. And again, it's climate change. It's something that never happened before. And it is something that we have to deal with. There's no other way. It's something that we have to deal with. We have to be smarter. We have to be more technologically aware of what is available so that we can reduce the effects. And that is why pinaglaban natin yung loss and damage board na dalhin dito sa Pilipinas dahil sana sila itutulong sa atin para ayusin lahat yan. Okay? Thank you. I know. I'll tell you the truth. It's never enough. It's never enough. I wish we could do more. We're doing everything that we can. But, you know, when you lose a life, you lose a life. There's, what can you do about that? It's terrible tragedy. Grabe. First president na binoto ko. First boto ko din siya. Pero I think hindi worth it. You know what happened during the pandemic? First time nangyari yon sa buong sa Pinas. Probably, hindi siya first time sa buong mundo, pero the degree of the damage, parang first time yung nangyari sa buong mundo. We were so glad that we had President Rodrigo Duterte. Hindi naman ganun yung masagot niya eh. Never na ganun. Mas matindi pa ang damage nun. We were so glad that we had Duterte, kung wala, siguro hindi na tayo makakaahon. Anyway guys, I'm just sad. Bye.